Hi guys, welcome to our latest video. Pag-usapan natin isang mainit na topic sa social media, ang Best Import Award na ginawad kay Rondy Hollis Jefferson of TNT Tropang Giga over Justin Brownlee. Napakarami ang nagpapadala sa atin ng katanungan at kinukuha ang ating reaksyon tungkol sa award na ito. Ibibigay ko sa inyo, but before we jump into it, syempre nice ko munang imbitahin yung mga bago sa channel ko, pati na rin yung mga dati na subscribers ng Chief Kratos TV na nahack. Bago na po itong ating channel, kung hindi pa kayo nagsasubscribe, pakicheck po ang subscribe button at notification bell. Ganun din po sa mga nanonood ng ating mga videos at nakatutok sa ating Facebook page na Chief Kratos, pakipollow po ang ating Facebook page. And of course, Barangay Hinebra versus TNT Tropang Giga, the PBA Finals, mas may enjoy nyo to kapag gumamit kayo ng 1xbet. Of course, betting is not for everyone, pero yung mga mahihilig tumaya, 1xbet na lang ang gamitin ninyo. Ito lang ang aking mairerekomenda. Mag-rehistro kayo gamit ang aking KRTS promo code. Hindi ko kayo papabayaan in terms of deposit at lahat ng proseso kung paano maglaro ng 1xbet. Maaari pa kayo magkaroon ng up to 7,000 pesos bonus on your first deposit kapag ginamit ninyo ang aking KRTS na promo code. Pwede nyo gamitin ito sa mga pagtaya. But please, lagi kong pinapaalala, family first, gamble responsibly. Napakadami kong natanggap na katanungan when the Best Import of the Conference awarded to Rondy Hollis Jefferson of TNT Tropang Giga over Justin Brownlee of Barangay Hinebra. Marami ang nagtataka kung bakit na-i-award ito kay Rondy Hollis Jefferson over Justin Brownlee. Some argued na itong si Rondy Hollis Jefferson is a replacement import. Ang iba naman ay sinagot ang argumentong ito that Justin Brownlee also won the Best Import Award when he was a replacement import ng Barangay Hinebra during the 2018 Commissioner's Cup when he replaced Charles Garcia, nanalo nga ng Best Import si Justin Brownlee. But let me remind you, ito as akin lamang, that Justin Brownlee, even if he was a replacement import, ay iba ang kompetensya, iba ang sitwasyon ng kompetisyon ng Best Import Award ng nasabing kumperensya at nasabing taon kung saan nanalo si Justin Brownlee. His closest rival was Renaldo Balkman. He was also a replacement import. Diamond Simpson of Alaska Aces only played 6 games for Alaska, but he was nominated. And Reggie Johnson of Rain or Shine Elasto Painters, where Justin Brownlee lamang na lamang talaga sa statistical points, and obviously he will get the votes over those players, that competition of that award in that conference and in that year. Pero pag-usapan natin ang pinagtatalunan sa social media, bakit si Rondy Hollis Jefferson at hindi si Justin Brownlee ang best import ngayong konferensyang ito? First of all, I want to clarify that I have no issues Rondy Hollis Jefferson won the Best Import Award, but I have one major issue about the votings, and that is not from the players, that is from the media. Unahin natin ang players' votes. Ang mga players, sila mismo ang nakakaalam kung sino nga ba ang medyo angat sa isa't isa. Justin Brownlee over Rondy Hollis Jefferson, parehong naranasan yan in actual game ng mga players na ito. Tingnan natin ang kanilang boto. Players' votes, Rondy Hollis Jefferson have 71 points. Justin Brownlee, he had 76. Lamang ng 5 puntos si Justin Brownlee. Pero kung titingnan natin ang actual votes from the players, narito. 26 players ang bumoto sa award na ito. And each player, they can vote who will be the first place, the second place, and the third place. Both Rondy Hollis Jefferson and Justin Brownlee had 13 first place votes. Pero lumamang si Justin Brownlee sa second place votes with 10 votes compared to 7 votes of Rondy Hollis Jefferson. Rondy Hollis Jefferson have 2 third place votes and Justin Brownlee had 1 third place votes. That was one of the closest voting results from the players for Best Import Award. Pero dito nagkatalo. This is very, very questionable. The media votes. Let's look at the points na nakuha ni Rondy Hollis Jefferson over Justin Brownlee from the votes of the media. Rondy Hollis Jefferson, he had 457 points. Justin Brownlee, he had 322. Now, let's look at the actual votes of the media. Kagaya ng mga players, each member of the media have first place votes, second place votes, and third place votes. Pero hindi kasing dikit ng resulta mula sa mga players ang resulta sa first place votes from the media. Rondy Hollis Jefferson had 32 first place votes while Justin Brownlee only had 5. 27 votes difference ang nakuha ni Rondy Hollis Jefferson over Justin Brownlee.
his 32 over 5 first place votes from the media. So if there is a big difference kung sino ang nagdikta ng Best Import Award, it will be the media and how they view and appreciated Rhonda Hollis Jefferson and Justin Brownlee. So sa mga nagtatanong at gustong kunin ang aking reaction about Rhonda Hollis Jefferson winning the Best Import Award over Justin Brownlee, I will be honest that both Rhonda Hollis Jefferson and Justin Brownlee deserve to win the Best Import Award. But I really questioned the result of the voting from the media kung saan napakalayo, milya-milya, ang nakuhang boto ni Rhonda Hollis Jefferson over Justin Brownlee. Huwag na nating banggitin that Rhonda Hollis Jefferson was a replacement. Obviously, hindi ito tiningnan ng mga bumoto from the media. I respect the result from the players' votes, but like what I said, it's really questionable para sa akin at milya-milya ang layo ng resulta ng mga boto from the media. I am saying this because I have high respect sa mga paghihirap ng bawat manlalaro that deserves an award dito sa PBA and any other league. Ang mga awards na ganito, daladala nila hanggang tapusin nila ang kanilang karera sa larangan ng basketball. So yun lamang, I hope nasagot ko ang mga katanungan na pinapadala sa atin ng mga followers ng Chief Kratos TV both in YouTube and in Facebook. Magsama-sama tayo muli, tutukan natin Game 5 Barangay Ginebra versus TNT Tropang Giga. Who will get the lead? Sino ang mamumuro para sa Governor's Cup Championship? Barangay Ginebra versus TNT Tropang Giga, kanino ka?